Hi mga ka-burn! This is Bernie Batty ng nakakaloka at pinakamasulit na tindera sa social media. Welcome to my YouTube channel and for today's video, ayan. So, pupuntahan na po natin si Roni. Kung naaalala niyo po si Roni, siya po yung na-feature po natin sa my previous vlogs na siya po yung nagkaroon po ng aplastic anemia. Ayan. So, bibisitahin natin muli si Roni dahil nakalabas na po siya. Ilaw mo aso, nakakaloka ka! Ayan, so kalok ko aso na to. Ano ba? So sabi ko nga po, bibisitahin po natin si Roni again dahil nakalabas na po siya ng nakakaloka. Ayan, so sabi ko nga po, kalok ko aso na to. Ayaw ko mag-intro. Ayan, so pupuntahan na po natin si Roni at kamustahin po natin siya after niya po mag-stay sa hospital ng ilang araw. Parang almost 2 weeks po siyang nag-stay sa hospital. Ayan. So, kung ready na kayo, ayan, ready na ako! Tara! Ang daming aso dito. So, nandito na po tayo sa bahay po ni Roni. Supportahan na po natin. Follow me. Guys, ito po kasi, kaya kung napapasin niyo, wala po akong face mask ha. Kasi ito po kasi, residential area na po na ito. Hindi na po ako nagdala ng face mask. May face mask po ako dito ha. So, fang! So, ano ba? Ano ka doon aso? Nabagal daw yung apo. Ano yung ni Roni? Ewan dito. So, ito nga po ulit yung bahay niya. Ano ba? Okay, pahol lang tao. Bibigil ako sa inyo ha. Itong mga asong po. So, nandito na po tayo si Ate Jocelyn po, ang mother po ni Roni. So, pwede po bakit pumasok o dito na lang po kami? Pasok daw po tayo. Roni! So, ano po si Roni? Hi, kunang! So, kamusta na po si Roni, Ate Jocelyn? Ano po ang style? Ano po ang style? So, habang naghihintay po tayo na ano? Ay, hindi naman yung pera mo na hinanak ko! Kahit ko na matatekot, medyo okay mo kasi na nantot. Inyang iti, imbaga si Dr. D. Indis Sergio Suna. Follow up check up no 25. Ngayon ti, imbaga si Dr. Matkan po yan, kat medyo okay mo ti kondisyonan. At ang mati pagbabago na, improvement na, kasi jay. Wanta, yung mga mata na ka sa mga nag-red una yun niya. Unlike the first na punta namin dito sa nag-red yung mata na. Super red. Oh, 10% na lang daw yung ano niya, yung platelet. Ano bang normal? Ay, 100 plus ang normal. Katata kami kuya, agad-jay nang tutulong kami. Kakamusta na kaya kinanayin ngayon, kamusta ni Roni, kasi jay. Kasi wala yung gana, tipendisin ko no, mat, no, kanto, lang yung no, matin ko lang tao, no, kailangan masaya ng tigara, kung ano mo nga So, at ikaw tatanong, at i-intend ulit yung taga-Hawaii nga, Adi Barley nga ay. Katataka in koki ni Evan, no, kasi lagi pinag-inom na. At yung nga Barley, na intend iti taga-Hawaii. Kami at ikaw noon, is nakakatulong para sa sitwasyon ni Roni. So nga, ato yung Ajay. Bali ni kwento ti yung mga isuro kanya yung ano ni Evan ton. No, kasi ti pinag-take na atoy. Diba? So, yes. Tuturuan po ni Eva kung paano po yung proper intake po ng Barley. Eva, o. Oh. Tapos, bali, nung, diba, nung naalala niyo, kuya, noong first na vlog natin, diba, kasi lang hindi mabuti tutulong niya.
So tata, as of hanggang na edi the other day sa Agile, at dati na ipunta yung 67,350. So yun po yung total po na itulong po para kay Ronnie, 67,350 pesos nga po. So nung first vlog po kasi namin noon, naalala po namin na dapat yun po yung araw na kailangan pong pumunta ni Ronnie sa hospital, pero wala po silang pera noon. Kinabukasan po noon, yun na po yung pagpunta po nila sa hospital para masalinan po ng dugo si Ronnie. So nagbigay po tayo noon ng magkano po kuya noon? So nagbigay po tayo ng 30,000 pesos noon. So ngayon, andito po yung remaining po nung ano. So eto kuya ha, yung remaining po nung naibigay. Ibibigay ko na po sa inyo ngayon ha. Para kahit paano po ay sakto nga po sa 25 po may follow-up check-up po si Ronnie. Tapos kung ano po yung mga pangangailangan po ni Ronnie sa hospital at kung may mga yun nga po, for sure kailangan pa niya ng mga dugo pansalin sa kanya. Kung ano man yung magiging advice ng doctor is gawin na lang po natin, no. So eto po yung pera, yung remaining po na naibigay po ng mga tumulong po. So maraming salamat po sa lahat po ng mga tumulong po para po kay Ronnie sa kanyang mga pampahospital at sa kanyang mga check-up fees. Ayan. So Kuya Idoy, Kuya Eddie, ito po. Ayan. So mag-thank you na lang po tayo siguro sa mga nagbigay po ng tulong. Salamat po sa lahat ng nagbigay ng tulong sa amin. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. Ronnie, thank you kagabi ng pagtitulong na. Salamat po sa nagbigay ng tulong sa amin. Salamat po sa nagtulong na sa amin. Parang Jocelyn. Salamat po sa nagtulong sa amin yung anak ko po. Sana magaling niyo na yung anak ko. Hindi na sa akin yung anak ko. Maraming salamat po. Magtinalayan niyo yung anak ko. Sana magaling niyo siya. Sana po magtuloy-tuloy na ako. Sana magtuloy-tuloy po na ganyan. Ang tulong niyo ako na. Paggaling niya. Parang mapaggaling niya siya. Maraming salamat. Magpapasalamat ako. Maraming salamat. Ayan. So andito rin po yung lola po ni Ronnie, si Lola Norma po. So, ang kanya na ngayon. Magpapasalamat po ako ng marami sa kabutihang loob niyo na tumulong sa apo ko. Wala na kaming pag-asa noon na mabuhay pa kung hindi sa tulong niyo. Wala na ngayon yung apo ko. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ayan. So muli po, maraming salamat po sa lahat po ng mga tumulong po para kay Ronnie, sa mga nagdasal, mga nagtulong, nagbigay ng tulong pinansyal para po sa pagpapagamot at sa hospital po ni Ronnie. Sana po magtuloy-tuloy po na yung pagiging mabuti ng kondisyon niya, at sana po lagi pa rin po natin siyang i-pray na sana ay talaga nga namang tuloy-tuloy na po ang kanyang paggaling. Ayan. So muli po, maraming salamat po sa lahat ng mga tumulong. So ang Diyos na po ang bahalang magbalik po ng kabutihang ibinigay niyo po para kay Ronnie. Ayan. So si Ronnie po ay malakas na po siya, at sana nga po ay magtuloy-tuloy na po ang kanyang pagiging masiyahing bata, di ba? Para bumalik na siya sa pagiging normal na bata na nakikipaglaro sa kapwa niya mga bata. Ayan po. So i-update po namin kayo ulit kung ano po ang magiging sitwasyon ni Ronnie. So for now, thank you very much po, and God bless everyone.